kasi na nga guys, yung time na nga na nasa yung time na nasa ano na siya, di ba, nasa ICU na siya. Panibagong CT scan. Sa nag ano na naman sila na ilulumbar. Ilulumbar siya ulit kung ano ng tubig sa likod. Nagdadalawang isip na ako, papayag pa ba ako, hindi na. Tapos, tapos noon, nung time na nandun siya sa ano, wait lang guys, nag-loading na yung utak ko. Sorry. Yung time nga nandun siya sa ano, so kailangan na naman doon ilumbar. Dalawang isip na ako kung papayag ako. Eh, sabi nila kailangan malaman kung malakas pa daw yung pressure. Eh, nung una hindi naman pressure yung nakita nila eh. Kasi dugo. Tapos, tapos yun na umayag ako ulit na ilumbar siya kasi nga sabi kailangan makita yung pressure. So umayag ako ulit kahit sabihin mo masakit sa dibdib ko, nag-aalangan ako kung papayag pa ba ako talaga. Eh sabi kasi kailangan umayag ako ulit hanggang na limang beses yata siya na lumbar, mga ganun. Tapos alam nyo guys, napansin ko sa totoo lang ha, nung time na, di ba yung isang doktor yung unang kumuha sa kanya, grabe talaga guys yung side effects sa kanya. Pansin ko nga, di ba, pag yung isang doktor yung kumukuha, yung unang-unang kumuha sa kanya, grabe yung side effect nun. Talagang, parang ano, may sinasabi mabigat yung kamay. So, pag yung isang doktor, hindi ko na sila papangalanan, guys. Alam ko pa yung ano na, pero ayaw ko na sila papangalanan. Pag yung isang doktor yung kumukuha sa kanya, parang walang walang nangyari. So, nung time na kukuhanan niya ulit si Ian ng ano, ilulumbar niya ulit. Nag-ano na ako, kasi nakalagay naman doon sa ano, sa pinirmahan ko na pwede ka mag-request ng doktor na gusto mo. So, ang ginawa ko, na-request ko ulit siya sa doktor yung kumuha sa kanya na ano. Parang nag-ano sa akin yung doktor na inaisa. Kasi bakit mas parang pinili ko. Siyempre guys, nakita ko na mas okay yung sitwasyon ng anak ko dun sa isa.